Pagbasa naman dito ng matanda. Doon niya nalaman ang tungkol sa buhay ng pinakaunang encantadores na umusbong sa mundo. Ngunit malabo na ang pangalan nito, kaya hindi na nila nalaman ang mga karagdagang detalye ukol dito. Pero ayon sa nakasaad, nagtanga niyo ng hindi pangkaraniwang abilidad na nagdulot ng matinding takot sa baryong minsan itong pinagtirahan. Siya rin ang kauna-unahang encantadores na nagtanga ng mapanumpang bibig. Isa ito sa pinakamalakas na abilidad na maaaring tanganin ng kanilang angkan. Nabanggit din sa libro, 900 taon na ang nakakalipas magmula noong naghari ito. Sa kanilang bayan noon, maraming antingero ang lumikas. Sila kasi naging punterya ng nilalang, kaya para mailigtas ang kanilang mga sarili, nagdesisyon silang magpakalayo-layo na muna. Base rin sa istorya nito, masyadong makapangyarihan ang lasong nagmumula sa bibig nito. Tipong, sa sobrang lakas ng nilalang na yon, ito na mismo ang magdidikta kung ano man ang mangyayari sa iyong hinaharap. Kapag sinabi rin itong mamamatay ka bukas sa pamamagitan ng pagbigti, kahit anong gawin mong pagdarasal, hinding-hindi ka na nito matutulungan. Dagdag pa ni Hernando na, tinangan din ito ang isa sa pinakamalakas na anyo ng sinaunang aswang na kilala sa tawag na si Bakaw. Bagaman wala itong kakayahan pagdating sa espiritual na pakikipaglaban, hindi naman masukat ang pisikal na lakas nito. Ayon din sa matanda, na sa oras na mahawakan ka ng ganoong uri ng aswang, hindi ka na makakatakas ng buhay. Bago ka pa man kasi dito bitawan, paniguradong may iwan sa kamay nito ang iyong puso. Yun kasi ang pangunahing ginagamit nilang estilo sa oras na may pinapatay silang biktima. Ayon pa sa libro na, tanging puso lang din ang kinakain ng nilalang na yan, dahilan para maging salot ito sa lipunan. Isipin nyo na lang, sa loob ng isang linggo, 13 puso ang kinakailangan nito para mabuhay. Malimit din silang pumatay ng isang buong pamilya gawa ng tamad ang mga aswang na yon. Kapag kasi nakahanap sila ng biktima na pupuno sa isang linggong pangangailangan nila, yun ang kanilang uubusin. Madalas din sa mga pamamahay na inaatake nito, hindi na nakikita ang iba pang mga bangkay. Kapag lumalakad kasi ang ganoong uri ng aswang, palaging nakabuntot sa likod nito ang mga balbal. Alam na kasi ng mga nilalang na yan, na malaking piging na naman ang pupuntahan nila. Subalit, gaano pa man yung kalakas, nagkaroon din ng sukdulan ang paghahari nito. Nang magdesisyon kasing magtulong-tulong ang mga antingero, sila na mismo ang dumayo sa tahanan ng encantadores. Marami ang nag-alay ng buhay noong mismong gabing yan, pero lahat ng sakripisyo nito, sinigurado naman nilang hindi masasayang. Kabilang din sa mga antingerong nakasama sa labanang yon, walang iba kundi ang ninuno ni Tandang Liliw. Ilang oras pa ang lumipas, nang malaman na nga niya ang lahat ukol sa mga ito, doon na siya nagdesisyong hanapin ang bakas nito. Sa palagay kasi noon ni Hernando, hindi malabong dumaan ang nilalang na yon sa bayan. Bukod kasi sa marami roong tao, alam din niya naghahanap yon ng manggagamot na pwede nitong kuhanan ng wisyo. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, nagdesisyon na siyang umalis sa bahay nito. Pinipigilan pa siya noon ng matanda pero hindi na rin siya nagpaawat. Bukod kasi sa nagmamadali rin siya, nakuha na rin niya ang mga bagay na kinakailangan niya. Bago siya umalis sa tahanan nito, taus-puso siyang humingi ng dispensa. Ipinaliwanag din niya kay Tandang Liliw na gustuhin man niyang manatili sa bahay nito, hindi na yon maaari.
Habang nag-uusap kasi sila, alam ni Hernando na may mga tao nang nalalagay sa panganib dahil sa nilalang na yon. Nang maunawaan naman ito ang kanyang sinabi, sa halip na magtanong pa yon ng kung ano, sinuportahan na lamang siya nito sa nais niyang mangyari. Pagkalis naman niya sa lugar na yon, dali-dali naman niyang tinahak ang daan patungo sa Karatig Sitio. Liblib at konti lang ang taong naninirahan sa lugar, kaya inaasahan niyang marami siya roong makikitang hindi kaaya-aya. Habang binabagtas naman niya ang daan, tumambad sa kanya ang magandang tanawin sa gitnang bahagi ng palayan. Kulay berde ang mga tanim sa lugar na yon, na siya namang nagbibigay sa kanya ng isang mapayapang pakiramdam. Makalipas pa ang ilang minuto, unti-unti na rin siyang bumalik tanaw sa mga magagandang alaala kasama ang kanyang pamilya. Bagaman may kirot pa rin ito sa puso ni Hernando, kahit papaano masaya naman siya, gawa ng hindi na rin siya gaanong nasasaktan. Pagpatak naman ng hapon noong mismong araw na yon, narating na nga niya ang sitio kung saan doon tumambad sa kanya ang mga taong may masamang paningin. Sa puntong yon, dahan-dahan ninyang napapansin ang tila bang pagbabalat kayo ng mga wangis nito. Hindi naglaon, nang marating na niya ang sentro ng baryo, tumambad sa kanya ang dalawang lalaking napakasama ng tingin sa kanya. Hindi yun umiimik, pero kung tingnan siya nito, para siya nitong lalamunin ng buo. Nang hindi na rin niya maatimang pagmamasid ng dalawa, agad naman siya nitong kinumpronta. Walang takot itong nilapitan ni Hernando, sabay wika rito ng, "Bakit ganyan kayo kumakatingin? Gusto niyo bang alisan ko kayo ng wisyo?" Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, hindi naman ito mapigilang umatras dahil sa presensya niyang binabalot ng matinding liwanag. Nang mapansin naman niyo ng mga nilalang, nagsimula na itong magkumpulan sa kanyang kinaroroonan hanggang sa maharangan na nito ang lahat ng direksyong pwede niyang daanan. Nang mapansin naman niyo ni Hernando, agad naman siyang kumuha ng dalawang bato sa kanyang bulsa, inihipan niyo ng dasal, sabay umpugan ito sa bawat isa. Pagtama naman ang batong yon, bigla namang umihip ang isang malakas na hangin na nagmumula rito. Dumagungdung na rin ang lupa hanggang sa kalaunay na sipat na lamang ng mga nilalang ang pagtarak ni Hernando ng hawak niyang punyal sa ukang bigla na lamang nagpakita sa kanyang kinaroroonan. Paghugot naman niya sa punyal ng kanyang kapatid, sumabay sa dulo nito ang malaasoging likido. Hindi naglaon, mabilis naman yung gumapang sa kanyang braso hanggang sa mapuluputan na nito ang kabuuan ng kanyang kamay. Pagkatapos naman ng prosesong yan, doon na nagsimulang lumabas sa punyal ang isang hindi nakikitang harang. Pagpalibot naman ito sa kabuuan ng sitio, agad namang napansin ng mga aswang ang mabilis nilang pamamawis. Ang mga hangin ding nagdadala ng tubig sa paligid, unti-unting natuyot, hanggang sa kalaunay napakahapdi na nitong langhapin. Ang mga puno naman sa paligid, mabilis na nawala ng dahon na siya namang labis na ikinagulat ng mga nilalang na nakapalibot sa kanya. Alam ni Hernando na hindi lang mga aswang ang mga ito, kaya siniguro na niyang walang makakatakas kahit isa. Pagsibagsakan naman ang mga ito sa lupa, narinig naman siya nitong magwika ng, "Hindi akong nasukol ninyo, kundi kayo." Dahil sa kanyang sinabi, doon na naglakas loob ang mga nilalang na pagtulungan siya. Bago pa man yun mawala ng lakas,
Mabilis na itong nagpalit-anyo na siya namang labis na ikinatuwa ni Hernando. Pagsilay naman niya sa malademonyong wangis ng mga ito, pasimple naman niyang inilagay sa kanyang bibig ang dala niyang trespiko upang mas mapalakas palalo ang tangan niyang kabal. Matapos naman niya itong maisakatuparan, doon na rin siya nakipaglaro sa mga nilalang. Habang nagbubuno sila, panay lang naman ang ginagawa niyang pag-ilag. Ang gusto niya kasi noong mangyari, makita ang mga nilalang na yon na manuyot ang katawan. Sa ganoon kasing pamamaraan, magdudulot ito ng hindi maipagkakailang sakit at pagdurusa na higit pa sa pagpatay niya sa mga ito gamit ang kanyang sandata. Makalipas pa ang 10 minutong pag-iwas, may mga napapansin na nga siyang mga nilalang na tumatakbo patungo sa harang na kanyang nilikha. Alam niyang susubok ang mga itong tumakas pero hindi na rin niya yun pinansin. Nasisiguro naman kasi ni Hernando, wala itong sapat na lakas para pangibabawan ang kanyang abilidad. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, marami na sa mga nilalang na humahabol sa kanya ang sumuko na. Habang tumatagal kasi, mabilis namang nanunuyot ang mga katawan nito, dahilan para mawala na sila ng kakayahan pang tumayo. Dahil sa ganoong pangyayari, wala na ring nagawa ang mga nilalang na yan, kundi ang maghintay ng kani-kanilang mga katapusan. Yung ibang nakatunog na hindi na sila makakatakas sa lugar na yan, sinubukang bumalik sa kanilang mga anyo para sana'y magmakaawa kay Hernando. Ang kaso lang, kagaya ng mga kalahi nitong nagtangkang kumitil ng buhay niya, hindi niya rin yun pinakitaan ng awa. Sa halip din ayon ay lapitan para kausapin, minabuti niyang tawanan ng mga ito habang dahan-dahan silang humaharap sa tiyak na kamatayan. Maya-maya pa, pagbagsak naman ang pinakahuling aswang na humahabol sa kanya, doon na rin nagsimulang umapoy ang mga puno na siya namang sinubayan ng pag-atungal ng mga nilalang. Sa isang iglap, paisa-isa nang nagsibagsakan ng mga ito sa lupa na parabang mga lantang gulay. Pagsilay naman niyang tuyot na tuyot na ang mga ito, agad naman siyang bumalik sa pinaghugutan niya ng punyal para ipasawalang bisa ang pinakawalan niyang abilidad. Matapos naman niya itong maisakatuparan, pansamantala niyang binalutan ng sabulag ang mga punong nalagas. Kinakailangan niya kasi itong gawin upang hindi yun magdulot ng palaisipan sa mga taong dumaraan. Hindi naglaon, nang mapagtanto niyang wala na siyang kailangan sa lugar na yon, agad naman niyang ipinagpatuloy ang kanyang paglalakad patungo sa susunod pang baryo. Kahit aminado siyang wala siyang ideya kung saan siya tutungo, pinili niyang gawin ang sakutob niya ay tama. Sa isip-isip din o ni Hernando, mas mainam na lamang yon kesa na may tumunga nga lang siya sa isang lugar. Alam naman niyang nakakatulong siya sa mga taong namumuhay doon ng normal, buhat na rin sa kanyang mga ginagawa. Sa ilang araw niyang pag-alagala sa lugar na yon, halos hindi na niya maisip kung saan na siya dinala ng panahon. Mabuti na lang, gabi-gabi siya noong nakikita ang kaluluwa ng kanyang anak na nakasunod sa kanya. Madalas niya rin yung mapagtanungan sa lugar kung saan siya nagpapahinga, kaya naman kahit papaano, nagkakaroon na rin siya ng ideya. Dahil sa panibagong pamamaraan ng kanilang ugnayan, kahit hindi sila nagsasama ng anak niya, pakiramdam nito kilalang kilala na siya. Isang gabi, habang nagpapahinga si Hernando sa paana ng bundok, bahagya namang lumapit ang kanyang anak na parabang may kailangan ito sa kanya. Pagsilay naman niya rito, hinayaan lang naman niya ito.
hanggang sa marinig niya na yung magsalita ukol sa mga hinaing nito sa kanya. Ayon sa kanyang anak, hirap na silang magkakapatid dahil sa palaging pinapabura ng kanilang ina ang mga anak nito sa bago nitong asawa. Dagdag pa ng bunso niya, hirap na rin ang kanyang mga kapatid, kung kaya't nagdesisyon na silang umalis sa poder nito. Kahit wala silang ideya kung ano ang hirap na dadanasin nila sa totoong buhay, naglakas loob silang mamuhay ng sama-sama. Dagdag pa ng kanyang anak na kaya niya yun inilahad ay dahil baka magdesisyon ng tatay niya na muling bumisita sa kanilang tahanan. Ayaw naman niyang mangyari yun, lalo pat gulo lang ang naghihintay sa oras na makita siya ng kanilang ina. Matapos naman itong maibahagi ng bunso niya, ramdam niya ang panlulumo ng puso nito. Maya-maya pa, upang maging sinsero naman ang mga isasagot niya, pinag-isipan niya talaga yon ng mabuti. Nang may maisagot na siya, bahagya naman niyang tinapik ang balikat nito, sabay wika dito nang, "Huwag mo nang isipin yan. Kahit papano anak, maswerte pa rin kayo. Pahiran mo na yung luha mo. Iwasan mong mag-alala ng husto sa iyong hinaharap. Basta ito palagi ang iyong tatandaan, may wakas ang lahat ng paghihirap. Ano man ang magiging estado ninyong magkakapatid, darating at darating ang araw, masasabi niyo sa inyong mga sarili, naabot niyo na ang inyong mga pinapangarap. Huwag mong aalalahanin ang panlupang bagay, anak. Mabuhay ka lang sa araw-araw, isa na yung tagumpay." Nang marinig naman ito ang kanyang payo, kahit papaano nawala na rin ang pangamba nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang wala na silang mapag-usapan, agad namang nagtawag ng mga engkanto itong si Hernando. Araw-araw kasi siyang nagpapadala ng mensahe sa Dibinong Anghel upang magkaroon niyo ng ideya sa kanyang kinaroroonan. Maliban sa ganoong dahilan, kailangan niya ring malaman kung ano ang nangyayari sa lugar nila. Bago pa man sumapit ang hating gabi, minabuti na niyang magpahinga. Marami pa kasi siyang pupuntahan sa mga susunod na araw, alinsunod sa mga ulat na kanyang nasagap. Pagsilay naman ang espiritu ng kanyang anak, dahan-dahan naman niyang umupo sa kanyang tabi, maiging pinagmamasdan ang magandang tanawin sa harapan ng paana ng bundok. Pagpatak naman ng sumunod na araw, nagpatuloy ang kanyang lakad. Habang tumatagal ang kanyang pananatili sa mundo ng mga tao, unti-unti na rin niyang nalalaman ang pamamaraan ng pamumuhay ng mga ito. Ayon sa kanya, tunay nga talagang kakaiba ang buhay ng tao. Bukod sa dami nilang nalalaman, kagaya lang din nila itong palaging may puwang ang pag-unlad. Yun nga lang, kung ikukumpara nila ito sa kanila, napakalayo ng agwat nila. Matapos namang mapansin ni Hernando ang mga pagbabagong yon, pinili naman niyang maging maingat sa lahat ng bagay. Hanggat maaari, wala siyang pinagkakatiwalaan, maliban na lamang kung kapatid niya yon sa samahang kanyang kinaaniban. Para sa kanya kasi, kahit mga albularyo roon, may tsansang talikuran siya, lalo na kung madala ang mga ito sa mga hangarin nilang magkaroon ng dagdag kapangyarihan. Sa pagpapatuloy naman ng kanyang mga naging lakad, hindi biro ang dami ng mga nilalang na kanyang napaslang. Yung iba sa mga ito, halos mabura talaga ang lahi sa kasaysayan dahil sa ginawa nitong paglaban sa kanya. Niminsan din hindi umurong sa kahit na anong laban itong si Hernando, gawa ng alam niya sa kanyang sarili, isa yung malaking kahihiyan sa kanyang samahan. Hindi rin mahalaga kung sino ang naghamon, basta ang importante,
mapanatili niya ang kadakilaan ng kanilang Panginoon, maging ang anghel na namumuno sa kanila. Makalipas pa ang isang buwan, kahit papaano dahan-dahan ang nagkakaroon ng linaw ang lahat. Ang kinaroroon na ng Encantadores na matagal na niyang hinahanap, unti-unti na rin siyang nagkaroon ng bakas. Dahil sa ganoong sitwasyon, mas nagmadali pa siyang hanapin ang kinaroroon na nito. Alam niya kasi sa kanyang sarili, maging ang oras kalaban din niya sa puntong yun. Ayon pa kay Hernando, na habang tumatagal, unti-unti na rin siyang nawawala ng pag-asa. Mabuti na lang, nang papasuko na siya, may nahuli siyang isang lalaking purong mambabarang. Dala ng takot naman ito sa kamatayan, umamin yun sa kanya ukol sa kinaroroonan ng Encantadores na hinahanap niya. Isa kasi yun sa mga alipin nito, kaya nung akmang papaslangin na niya ito, wala na yung nagawa kundi ang umamin. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, hindi na siya nag-alangan pang buhayin ito. Upang masiguro naman niyang susunod sa kanya ang nilalang na yon, nagkaroon sila nito ng kasunduan. Ang ipinangtakot noon ni Hernando ay yung buhay ng pamilya nito. Inabisuhan niya ang lalaking yon na kung hindi nito ituturo sa kanya ang kinaroroonan ng nilalang, buhay nilang lahat ang magiging kapalit. Sisiguraduhin din niyang magtitiis ito bago mamatay na siya namang magiging daan upang hindi na yon makatawid sa kabilang buhay. Nang marinig naman yon ng lalaki, hindi naman ito mapigilang magdahilan. Ang inaakala rin kasi nito ay yung Encantadores na kanyang pinagsisilbihan. Dagdag pa nito na, sa oras din na malaman niya itong sumalungat siya, ganon din ang kanyang sasapitin. Pagkarinig naman ni Hernando ng tungkol sa bagay na yon, di naman niya maiwasang ngumiti habang sumasagot dito ng, "Ako ang may hawak ngayon ng buhay mo. Sinong susundin mo? Ang taong yon? O ako? Ikaw na ang bahalang mamili. Alam mo kasi Manoy, kahit patay ka na, pwede pa kitang mapakinabangan. Kaya ako lang naman nananatiling buhay ngayon ay dahil sa aking kagustuhan. Wala ka nang dapat ipag-alangan sapagkat ako na mismo ang nagbibigay sa'yo ng pabor." Dahil sa kanyang sinabi, wala nang ang nagawa ang nilalang kundi ang sumunod. Matapos ng kanilang naging pag-uusap, pansamantala muna siyang nanatili sa lugar kung saan niya yun nadakip upang magkaroon siya ng pagkakataon na mapag-aralan ang hukbong binubuo ng Encantadores na si Magnifico. Sa kanilang pag-uusap, nalaman niyang nag-iipon pala ng pangkat ang nilalang na yan para balikan ang kuta ng Dibinong Anghel. Dagdag pa nito na, sa tulong ng hawak nitong susi ng panahon, hindi imposibleng mapasok nito ang domi ng nilalang na hinahanap nito. Nabanggit din sa kanya ng lalaki ang tungkol sa hangarin ni Magnifico na alipinin ang lahat ng tao sa araw ng paghuhukom. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, halos hindi naman niya maisip kung papaano yun magagawa ng nilalang. Bukod kasi sa alam niyang malayo pa ang 1,000 taong paghahari ng Diyos, nagtataka rin siya kung papaano mabubuhay si Magnifico sa ganoong kahabang panahon. Pagkaraan pa ng ilang oras niyang pag-iisip, bahagya naman siyang binalot ng takot sa katawan niya nang maisip niya ang lihim ng Dibinong Anghel kung papaano yun nagtagal ng mahabang panahon. Dahil dito, doon niya nakumpirma na gagamitin ni Magnifico ang abilidad nito para makamit ang inaasam nitong pangarap. Kahit alam din niyang masyado itong imposible, hindi naman siya gaanong nagpakakampante, lalo pat hawak nito ang isa sa pinakamalakas na bertud na kanilang pagmamay-ari.
Matapos ang kanilang naging pag-uusap, agad naman silang lumakad. Habang binabagtas nila ang daan, inilahad nito sa kanya. Naabutin pa sila ng ilang araw bago nila marating ang lugar nito. Pagtatapat pa ng mambabarang, maraming nilalang ang umaaligid sa lugar nito, kaya hindi malabong makapasok sila roon nang hindi matutunugan. Nang marinig naman ni Hernando ang tungkol dito, agad naman niya yung sinagot ng, "Magtiwala ka. Makakapasok tayo roon nang walang nakakakita sa atin. Lalaya ka rin. Sinisiguro ko yan." Kasabay ng kanyang paglahad ng mga katagang yon, nagpatuloy naman ang seryoso nilang lakad. Halos inabot din sila ng 2 kalahating linggo bago nila marating ang bayan kung saan nagkukubli ang Encantadores. Habang hindi pa naman sila nakakapasok sa bukana nito, gamit ang mutsa ng talisay, itinago nila ang kanilang mga anyo. Pansamantala rin niyang inalis ang kanyang presensya nang sa gayoy hindi ito mapansin ng mga nilalang na umaaligid sa lugar. Akala niya magiging madali na lang ang lahat dahil naroon na sila, pero ilang oras pa ang lumipas, napansin nilang napakalawak ng bayan na yon. Ilang beses na rin niyang sinubukang tuntunin ang presensya ng Encantaderos, ngunit nananatili siyang bigo. Dahil dito, mano-mano naman nila itong hinanap. Una nilang hinalughog noon ay yung looban ng merkado. Nabanggit kasi ng lalaki sa kanya, madalas yun doon kung tumungo. May tindahan kasi doon ng karne ng tao na siyang pinagkukunan ito ng pagkain tuwing nawawalan ito ng oras para manila. Sa kanilang pagmamasid sa lugar, wala naman siyang ibang napansin maliban sa mga aswang na harap-harapang nagtitinda ng mga karne ng tao na nakabaon sa sabulag ng isda. Yung mga ordinaryong taong namimili rito, kalunos-lunos na ang nagiging sitwasyon. Ayon kay Hernando, nakapag kumain ng karne ng taong isang pangkaraniwan, para lang itong nag-iimbak ng basura sa kanyang katawan. Imbis na sustansya ang makukuha niya sa pagkain, sakit ang naidudulot nito sa katawan. Dagdag pa niya na, kalimitan sa mga sakit na nakukuha doon ng tao ay ang pagkalumpo, sakit sa puso, at iba pang mga karamdamang nakakamatay. Kahit sabihin hindi nila yung sinasadya, hanggat walang nakakasuway sa kanila, magpapatuloy ang karamdamang dinadala ng mga ito sa kanilang mga katawan. Kung nataon ding hindi sila nagpakonsulta sa mga albularyo, patay na sila, hindi pa nalalaman ng kanilang mga kamag-anak ang dahilan ng kanilang pagpanaw. Mariin din niyang inilahad, talamak na ang ganoong kalakaran kahit sa ang lugar. Ang palaging kawawa sa lahat ay ang mga taong wala talagang alam. Isa rin sila sa mga patabaing baboy ng mga nilalang ngayon, na parabang naghihintay na lamang ang mga ito na sila'y lumaki at mapakinabangan. Masakit mang sabihin, pero ang ganoong sitwasyon ang hindi kayang solusyonan ng mga albularyo sa loob ng ilang daang taon. Matapos namang masilayan ni Hernando ang mga kaganapan sa lugar, nagpasya siyang iligtas ang mga ito. Wala rin siyang iniisip noon na kapalit dahil ang tanging mahalaga lang noon para sa kanya ay makatulong. Maya-maya pa, paglapit naman niya sa pwesto ng isang matandang babae, harapan naman niya yung binuhusan ng tubig na may usal, dahilan para harapan siya nitong angilan. Nang marinig naman niya ang naging akto nito, di naman niya maiwasang umisi habang bumubulong ng mga pamako sa kaluluwa. Pag-ihip naman niya rito sa matanda, agad naman yung sumunod sa kanyang nais.
Upang matanong ito sa kanyang mga kailangan, dinala nila ito sa liblib na lugar na nasa labas ng bayan. Mula doon, gumawa siya ng harang nang sa gayoy maging sulit naman ang gagawin niyang pagparusa rito. Pagkakuha naman niya sa isang tipak ng sanga ng puno, agad naman niya itong pinalo sa ulo habang iniaalis ang mga pamako. Hoy ikaw! Nasaan si Magnifico? Paninindak na tanong ni Hernando. Okay, ito na. Medyo napapalapit na tong si Hernando papunta kay Magnifico, ha. Pero sige, yung susunod na episode, lapag-agad natin yan bukas, dalawang magkasunod. Kasi ngayon medyo okay na sa lugar namin. Sana kayo rin okay na sa lugar ninyo, wala nang baha, tapos hindi na maulan. Stay safe everyone, pahintay na lang ako sa susunod na episode. Salamat.